Hello guys, this is Janine. Welcome back again to my vlog. And for today's video, i-share namin sa inyo ang recent project ng RF Builders. This is the home of Mr. and Mrs. Arisgado, which is located inside Edesha at Phase 2. Yes, this is our first project at Phase 2. Nag-start yung construction or renovation ng house ni Mr. and Mrs. Arisgado last March 7. At yung pinagagawa pala nila dito is yung fit-out renovation and yung fence and gate ng talya na unit nila. And since simple lang yung gusto ni Mr. and Mrs. Arisgado dun sa bahay nila, which is plain ceiling lang with pin light sa may gitna as center light. And syempre, yung first floor, meron din tayong mga recommendations na na-approve naman nila and okay sa budget nila. Actually, when Rodney said na simple lang sila Mr. and Mrs. Arisgado, ayaw nila ng ma-cove, ayaw nila ng ma-pin light, so plain ceiling lang. That is because ayaw nila ng masyadong maaalikabukan yung mga gamit at saka ayaw din nila nung halimbawa pag may nasira like doon sa may mga cove light, ipapagawa pa. Ang pin light nga na gusto ni Mr. Arisgado is yung old type siya, old model na the bulb. Yung papalitan mo lang yung bulb kapag ka nasira siya or napunde. Kasi nga syempre, ayaw naman nila na tatawag pa sila ng contractor or electrician para gawin yung pin light pag napunde. Para nga rin naman iwas hassle. So when Roddy told me na simple lang sila Mr. and Mrs. Arisgado, yun nga, ganun nga yung gusto nila. Tapos sa first floor, ganito, ganyan. So parang kami, na-challenge kami na, oh, iba siya. Iba sila dun sa mga previous na mga clients namin na maraming gustong gawin dun sa mga bahay nila. And syempre, bilang simple lang yung gusto nila, challenge para sa amin na lumabas na maganda pa rin yung bahay kahit simple lang and walang ma-cove light. Oo nga pala, sa mga taga Phase 2, baka magtaka kayo bakit nag-start na kaming mag-renovate. Wala pa namang water dito sa Phase 2. Yes, wala pa pong water dito sa Phase 2, pero si Mr. and Mrs. Arisgado kasi ay client din namin. Sila ay kumuha din sa amin ng bahay. So, kami rin yung nag-process, si Rodney yung nag-process ng lahat ng papers nila hanggang sa ma-turnover yung bahay nila. So, yung mga back job dapat dyan ng contractor na gumawa ng bahay nila ay kami na rin po yung gumawa. Dahil nga gusto na ni Mr. and Mrs. Arisgado na makalipat na sa kanilang bahay. So, ang ginawa namin dito is nag-iigib po kami ng water dito sa aming bahay sa Phase 1 and dinadala po dito sa Phase 2 para may magamit ang ating mga construction workers. And si Rodney po, take note, si Rodney talagang nag-iigib kasi ayaw niya pag-igibin ng kanyang mga tauhan dahil matatanda na rin kasi sila. And kawawa naman kung sila pa yung mag-iigib tapos bibit-bitin nila hanggang Phase 2. So, ikinakarga namin yan sa sarili naming sasakyan papunta dun sa Phase 2. Kasi we are very thankful sa ating mga contractors ay sa ating mga manggagawa dahil napakababait nila sa amin. And syempre, hindi po namin sila pinababayaan. So, itong video na po ito is yung day 3 na ng ating fit-out renovation. So, inuuna po natin yung loob. Then, pag malapit nang matapos, saka po natin uumpisahan yung fence and gate. And as you can see sa ating day 3, yan, meron na po tayong ceiling, meron na rin tayong partition, and syempre, yan, nilalagyan na rin siya ng masilya para i-ready for the repainting. Noon chinek namin yung bahay, ito na siya sa day 6. So, yan, kung makikita nyo, meron na siyang tiles sa second floor. Tapos, sa first floor, meron na rin po siyang tiles. Nag-start na rin po doon. And yes, mabilis pong gumawa ang ating mga manggagawa dahil marami din po sila. Nasa 10 din po sila sa bawat isang bahay na ginagawa namin dito sa Edesha. So, habang nag-tiles po at inatapos itong second floor, meron pong isa na nagmamasilya dito sa ating mga walls. And syempre, dito sa may first floor, yan, nag-start na rin po dyan na mag-tiles. And as you can see, yan, sa may baba, nagta-tiles din po dito yung ating isa sa mga tauhan. And syempre, yung iba, marami din ginagawa. So, sila po ay may kanya-kanyang gawain. May kanya-kanya po silang task na ginagawa para mas mapabilis po yung pag-renovate natin sa bawat bahay. And syempre, hindi rin po natin binabaliwala ang quality na ginagawa natin sa bawat bahay.
alam po yan ng ating mga owners dahil kasama po sila na namimili at bumibili ng mga materials na ginagamit po natin sa ating mga renovations. And yan, yung ating CR, nire-ready na rin siya for tiles. Tapos eto, kung makikita nyo po, ang kanilang lababo ay dinugtungan para mas mahaba siya. Kasi ang mga lababo dito sa Idesha ay maliliit lang. Parang lababo lang talaga yung kasya. So yan, nag-start na rin po tayo na maghukay dito sa may likod and sa may harap para i-ready for the fence and gate. Every day po sila nagtatrabaho and every Sunday naman po ang kanilang pahinga. So para naman meron tayo laging energy pagdating ng Monday. And yan, eto naman ay during day 8 ng construction. So yan, nag-start na po tayo dito sa ating front fence. Nire-ready na para sa paglalagay ng footing. And yan, yung ating back fence ay unti-unti na rin pong nabibuild. Dito naman sa ating fit-out, yan, as you can see, meron na rin siyang ready for sliding glass door. And syempre, yan, meron na rin po siyang ready for windows. Dinagdagan po yung windows dito sa kanilang kitchen. And yan, yung ating CR ay meron na rin pong tiles. Pati na rin yung ating stairs. Meron na rin po siyang stair tiles. Kung napansin nyo po pala yung ating first floor or ground floor, ang ceiling po niya is PVC din pero color white. So, para lang din magkaroon ng touch. And maging maganda rin yung ceiling nila, Mr. and Mrs. Arisgado, pumayag siya na PVC yung ilagay natin doon. And meron din siyang konting cove, pero wala siyang cove light kasi para hindi nga siya maalikabukan dun sa may loob noon. And almost done na rin tayo dito sa ating second floor. Yan, na-repaint na rin siya, na second coat na rin yan. And third coating na po yung inilalagay natin dito. Para syempre ma-achieve natin yung white na look ng second floor nila. And syempre yung floors nila is parang team kahoy din siya. Tapos yung first floor, makikita niya sa mga susunod na videos kung anong mangyayari sa ating first floor. Day 11 na and as you can see, meron na tayong front fence. Yan, nakaready na rin yung ating mga poste para sa front fence na paglalagyan ng ating ilaw. At syempre na ikabit na ang ating signature sliding glass door dito sa side sa may kitchen area at syempre yung ating bintana. And yan, sa may likod naman, okay na rin yung ating mga poste dito. So palitada na lang ang kailangan dito, some finishing and we are almost done. Ayan yung ating first floor. Dito sa may kitchen area, naglagay na rin tayo ng cabinets. And kukulayan na lang din po yan. And if you finish na lang din natin. So, ang napili dito nila Mr. and Mrs. Arisgado, ang color ng kanilang mga drawers and cabinets ay color black. So, parang ang team nito ay may pagka-touch ng team kahoy, team white, and may konting black. So, may pagka masculine yung dating ng bahay na ito. Tara, akit naman tayo dito sa ating second floor. Yan, kung makikita natin, almost done na rin itong second floor. Kailangan na lang nating linisin. Tapos yung mga hamba ay meron na rin first coating ng pintura. So, i-finish na lang din yan pag naikabit na rin yung door. Then, nagpalagay na lang din si Mr. and Mrs. Arisgado ng yan yung color parang black na mag-gray na wall, accent wall, papunta dun sa may balcony. So, this is day 14 and was taken last March 24 of 2023. So, 2 days ago. And as you can see, nag-start na rin po tayo dun sa may gate. And yung back fence po natin ay okay na rin, napalatadahan na rin. So, eto pa yung hint. Ayaw ni Mr. and Mrs. Arisgado na i-finish yung kanilang walls sa may fence. Kasi, yun nga, ayaw nila nang may mga skim coat. Gusto nila, ganun lang yung pagka-touch. Parang may rough. Tapos yung parang may walis tingting ata na i-dot-dot, ganun. Parang ganun yung theme na gusto niya. So, tama nga yung sabi ni Mr. and Mrs. Arisgado, medyo may pagka old fashion siya. Pero syempre, yung old fashion na model ng house nila is very unique din. And maganda rin siya tingnan kasi parang modern style na magkahalo siya, ganun. Basta guys, mahirap siyang i-explain pero ipapakita ko na lang sa inyo sa mga susunod na vlog ko pa yung magiging outcome nitong bahay nila Mr. and Mrs. Arisgado. And for the meantime, ipapakita ko naman sa inyo yung pasilip ng
phase 2. So medyo matagal na tong update na ito. Ibinigay ito sa amin, ipinagkatiwala ng isa sa ating mga kapitbahay na nag-drone shot para sa Edesha phase 2. And syempre, sana sa mga susunod na araw, ma-drone naman ni Sir ang Edesha Heights para naman meron din tayong update para sa kanila. So, thank you po, Mr. Aneso Lur. Di ko alam kung yun talaga yung real name niya. Baka Ruel, kasi pinagbaliktad yung Lur. O, diba? Ang witty ko doon. So, thank you po dahil pinagkatiwala niyo po sa amin itong drone shot na ibinigay niyo po kay Rodney. And sana po sa mga susunod pa po ay makapag-share pa po kayo ng iba pa pong drone shots, yung mga recent din po na Phase 2 and Edesha Heights. So, ayun lang po. Thank you so much for watching. And please don't forget to like, subscribe, and click the bell button of this video and my YouTube channel para naman lagi kang updated sa aking mga susunod na mga vlogs. So, eto pong video na to ay kinuhaan last January kasi pinost to ni Sir Aneso ng January 13 sa Edesha Group. Then eventually, binigyan niya kami ng copy para nga maisama dito sa aming vlog. So, ayun lang. Oo nga pala, sumweldo na rin tayo sa ating YouTube channel. Kaya naman, abangan nyo rin po sa mga susunod yung aking pangako na itutulong din natin siya sa ating mga kababayan na nangangailangan. So, ayun lang po. Thank you for watching. Bye!